Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. Isa papagpalang araw sa lahat kasi nakapag-share naman tayo ng ideya sa ating motorcyclo. Patris vlog ay isang Suzuki Smash 150. Nagkaroon ng problema sa kanyang charging system. So napalit siya ng pangalawang battery is nag-drain pa rin siya. So naunang motor niya, anunang battery niya pala kasi na ay akala niya ito ay sira. So ngayon nagpalit siya ng bagong battery. Yan. So bawa ko yan. At ilang araw na naman ay nag-drain. So nagtataka si Bossing, baka nagkakaroon ng grounded o problema sa kanyang charging. So, shout out kay Bossing, siya po ang owner ng motorcycle ito. So, sa ngayong araw guys, isang magandang araw pala sa inyo lahat ulit. Nag-home service ako ngayon. So, wala tayo sa shop. Yan. So, napakatahimik ng lugar. At nandito tayo ngayon sa bayan para magkaroon ng pag-home service. Kasi ang nangyari sa motor ni Bossing is, hindi na madala sa shop kasi ang layo ng shop namin. So, ngayon ang ginawa ko ay pinuntahan ko siya sa pangalawang business namin itong ating kasi nung nakarang araw is, nabisi ako. Ngayon, nagkakaroon talaga kami ng oras, umagang-umaga, kaya ang ginawa ko, umuwi muna ako sa shop para kumuha ng mga tools, tandoon yung motor ko, yan. So, ngayon, ang pinakauna natin gawin, since nagkakaroon ng ganito scenario ang motor ni Bossing, syempre, check muna natin yung laman ng kanyang battery, kung totoo nga bang nag-drain. So, yan, pakihawak na, boss. So, si Bossing muna ang ating tagahawak ng kamera. Yan guys. So check muna natin dito lang boss, lapit muna sa battery boss. Battery. Para makita natin mga viewers kung totoo ba talagang may problema ang charging mo. So set lang natin sa DC volts sa 20. Ayan. Tanggalin muna natin yung cover ng kanyang battery. Ayan. Before ko makalimutan guys, binabati ko kayong lahat ng maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa lahat ng mga aking followers sa Facebook at saka sa YouTube channel ko. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at lagi mag-ingat sa pamilyo. So na guys, balik na tayo sa ating topic. Yan. So laman ng kanyang battery ay 10.87. Kung gagamit tayo ng test light bulb, hindi natin ma-sure kung malakas ba ang output niya. Kaya mas sigurado siguro gagamit tayo ng test light bulb para sure talaga kung may possible kasi yung mga battery kapag ganito, meron siyang mga laman na 10.87. Pagpalagay natin, 10.55, pero mahina. Takot tayo ng test light bulb. Oh no! Kapag mag-troubleshoot kayo ng electrical, dapat dalawang gamit nyo, multi-tester at saka yung bat-tester. Kasi ito yung pinaka-basic na materials kapag nag-troubleshoot ng wiring. So yan. Yan guys, kita nyo naman, napaka-kulim-lim ng bulb. Halatang-halata, nagkakaroon ng pag-drain sa kanyang battery. Ang kanyang battery ay almost 2 days na lang ng pagkabili niya. Tapos, unang sintomas na ramdaman niya, nag-a-apply siya ng signal light, kumitirik ang motor. Siyempre, sabi ko sa owner, kapag ganang scenario boss, yung supply ng CDI mo na kinukonsumo niya, sinisip-sip ng signal light. Kaya, nagkaroon ng competition sa supply ng battery. Since walang nagkakaroon ng charging sa or replace sa supply ng battery na kinukonsumo ng ating buong electrical at ignition system. Tulad niya, nagsisignal light si Bossing. Halata niya, biglang pumapalya at tumitirik ang kanyang motor. So, sintomas niyo na right talaga natatrabaho ang charging sa kanyang motor. Tulad niyo guys. Ito niya naman. Yan. Wala natin. Hindi na talaga umilaw yung baterya niya. Wala. Lobat na talaga. Yan. Wala na. So, ang gawin natin, pinakawin natin gawin, syempre, baklasin mo natin yung front cover niya. Kasi nandito yung talagyan ng regulator. So, magikin na natin. So yan, nabaklasan natin yung front cover since sa mga Suzuki Smash, nandito talaga nalagyan ng regulator. So wala pang idea dyan so, kung saan nakalakitan yung regulator ng mga subscriber ko at sa hindi pa nakasubscribe. Nandito po ang location ng voltage regulator ng inyong motor. So ngayon guys, nakita natin kapag malaki na ang regulator, matik na yan. Ito po ay naka full wave na. So may story na po ito ng full wave. Na full wave na ito June. So, ngayon, nagkakaroon ng problema ang kanyang charging. Before man natin siya tanggalin yung regulator niya, check muna natin yung dalawang main supply ng kanyang regulator. Yung yellow at saka yung pink. Kasi yun ang nagbibigay buhay sa ating regulator. So, kapag walang continuity, kasi kapag full wave guys, so, ulitin ko lang. So, wala pang ganang idea pa rin kung ano ang stator winding ng full wave. Ito po ay line to line. Mean to say, kapag line to line, walang connection sa ground. Iba yung motor na naka-half-wave pa, kaya hindi pa siya na full wave. So, kapag ganito yung regulator nyo guys, ito yung original na regulator nya,
So wag kukunting recap lang sa para dagdag kaalaman na rin sa inyo. Pasensya na kayo sa background ko, yung aso. Ayun, naintindihan yan. So kapag kunting recap lang, kapag half wave, kung hindi pa napulib ang ating regulator, line to ground yan. Ibig sabihin, yung headlight natin ay nakadepende sa engine. At ang charging pa rin ay nakadepende pa rin sa engine kasi mayroon siyang ground connection. So yung starting winding niya is nakakonect sa ground. Ang second winding niya nakakonect sa headlight. Ang last winding niya o running winding ay nakakonect sa charging. So yun po ang pagkakaintindi natin sa half wave. So ngayon since full wave na siya, so yung ground connection niya, yung starting winding is nakadisconnect na yan. At yun ay nakatap sa ating yellow wire. So itong wire na ito, so kung i-analyze natin, ito yung linya na nagmumula sa ating stator na nakadirect dito sa ating socket. Kasi yung kapag full wave tayo, yung linya dito na nakakonect na yellow. So ang ginawa ng mga mekaniko, so chineck ko muna ito guys before ko ginawa ng video. So ang ginawa ng mekaniko, nilagyan ito ng accessory wire. Kasi kapag accessory wire, ito yung nakakonect supply sa ating switch sa headlight. So pag naka-on natin ang headlight, automatic, naka-battery operated na ating bulb. So, no din na natin convert kasi ang ginawa ng mekaniko is matic na ang kanyang style. So, ang ginawa niya, itong white yellow, nilagyan ito ng accessory wire. So, ang ginawa niya is naglalagay siya ng linya mismo dito sa kanyang socket ng kanyang stator. So, nagda-direct siya dito papuntang regulator. So, ito boss, makihawak boss. So, para ma-confirm natin kung regulator bang sira, since nakabalot siya ng tape, yan. So, isa-isahin lang natin. So, ang kanyang regulator, hindi po magkaparehang coding. So, kung anong coding na nakatap yung linya sa inyong regulator, so, ang gawin nyo is, i-connect nyo lang at babaybayan nyo lang para hindi kayo malito. Pero nito, di ba? Ito yung yellow wire niya. So, ito yung linya papuntang stator. Yan, nagda-direct lang siya. Yan. So, ito muna ating gawin guys. Check muna natin itong yellow wire saka yung kulay pink. Yan. Check lang natin. Yan. So, nakasolda pa siya. Ibig sabihin, hindi basta-basta makakonect yan. May possible na may problema ang kanyang regulator. So, before natin makonfirm yan na regulator talaga, check muna natin yung dalawang main line ng stator. Yung kulay puti at saka kulay yellow. Para maklaro natin. Saka tayo mag-decision at maprove natin na regulator ba talaga ang problema ng kanyang motor. Kung sakaling sa dalawang linyang ito is walang connection, gagamit tayo ng multi-tester at bulb tester. So yan, kakat lang natin yan. Para wala siyang connection sa regulator. Yan. So hindi tinanggal ng mekaniko yung sakit para in case gusto ng owner na ibalik yung stock, is nandito pa rin yung sakit. Iba kasi yung quality ng sakit ng original at saka class A. Guys. So since naka-disconnect na yan, itong dalawang ito. So, ito yung linya na gumula sa stator. Yan. At itong linyang ito. So, yan. Kung may katanungan kayo guys tungkol sa ginawa kong video, maaari kayong mag-iwan ng comment sa baba. Kahit hindi related sa video na ginawa kong ito. At kung kayo bago pa sa channel at ngayon napadpad, hinihingi ko yung suporta bilang subscribe at pinutin na yung bell icon para lagi kayo update sa mga bagong video na in-upload. Maraming salamat. So, ito na guys. So, kapag mag-test tayo ng stator, so continuity siya, ibig sabihin, dito tayo sa resistance o meter test magsiset. So kanina ay sa DC battery tayo sa 20, ngayon sa resistance times 1. So lagay na natin yung distance lang boss, o hawakan mo yung stator boss, pakita natin sa kanila kung okay ba ang reading ng wire. O kung halimbawa, loads boss, may putol, may possible na sa stator ang problema, kaya napituhan din ang kanyang regulator. Check na natin, dapat continuity lang ito. So yun guys, mayroon siyang reading. Ibig sabihin, yung stator niya is hindi na putol ang pag-convert ng full wave since mayroon siyang continuity. Pero kapag ilagay natin ito sa ground, wala itong reading kasi nga is wala siyang ground connection na kasi naka-full wave yung stator. Check natin. So wala nga talaga. Balik-tarin natin. Wala nga talaga. So both ends lang is mayroon. Ibig sabihin, okay yung stator niya at walang problema. So para ma-confirm natin din na yung stator is walang grounded, kasi may mga stator kasi guys, kapag natetest kayo ng tester ganito, tapos may continuity, hindi ibig sabihin okay yung stator. Mas maganda gagamit pa rin kayo ng bulb tester. Kasi yung bulb tester, yun ang magsasabi kung ang yung stator ay hindi nasusunog. Kung malakas ang output ng yung stator, malakas din ang output ng regulator. Kaya kasi yung kapag mahina ang output ng dalawang linyang ito, mapiktuhan yung regulator. Halimbawa, nasa mga 20 to 30 volts lang ang output niya.
galing sa stator. Kaya possible na maliit na lumalabas sa kanyang regulator. So, check na natin. Try natin i-kickstart kasi yung motor niya is mahina eh. Lapit mo ang camera sa mag-tester, boss. Try kong i-kickstart. Kung malakas mo ang output. And guys, meron sa output. Kung makulinlim ang output, yung kasi, yung stator, grounded or sunog. So, since nakita natin na malakas ang output, kinikistart natin ng dalawa, makukonfirm natin namaya na papalitan natin ng bagong regulator kung malakas ang din ang output ng kulay red na wire. Ito guys. Yan. Yan. Next step natin, since na naging okay na yung linya ng stator natin, syempre palitan natin ang regulator guys. Yan na pinakahuli niyang gawin. Kasi ganyan yung mga iba, wala pang idea kung bakit nagkapalit sila ng regulator, eh mahina pa rin ang charging ng kanilang motor. So, dapat i-check nyo rin yung main line ng stator. Yun po ang pinaka-importante. So, yan. Patuloy na natin ito, ha. Kasi, since walang electricity ito sa pinuntahan namin, so, malayo sa connection, mas maganda ihinang nyo kapag meron kayong soldering iron. So, sa aming sitwasyon is malayo, kaya splice lang muna. Pero sabi ko ni Bossing, pang makapunta sa shop, isulda natin yan, Bossing, para kakapit talaga yung wire. So, pasensya nyo guys, ha, huwag nyo na ako i-bash. Kasi alam nyo namang nasa home service tayo. Baka sabihin nyo naman na, boss, solda, mas maganda. Ayun, sinulit ko na kanina na wala tayo sa shop. Nag-home service na tayo. Malayo ito sa electricity. So, huwag mo natin yung buksan para iwas grounded na rin. So, for the meantime, kukuha tayo ng bagong regulator. Since nagdala rin, nagbaon na rin ako ng regulator. Yan. So, ito mo lang muna yung, yung ground, yung charging, saka yung starting winding na kulay yellow na gumula sa stator at yung accessory wire. So, ang ginamit ko palang regulator guys ay KHC. So, wala akong lihuwa, wala akong TGF. So, ito lang muna for the meantime kasi ito lang yung available dito sa aming bayan. So, usually, noon, ginamit ko ay SkyGo. Yan, patuloy lang natin. Hawakan mo na yung tester, boss. Pwede naman ibaba, boss. Yan. Yan, so nating tap yung yellow. Kapag natap na natin yung main line ito, itong pinaka-importante yung linya, yung apat, so wag mo natin itong itap para check natin kung mayroong output. Pag mayroong output ito, solve na ang problema ni Bossing. Nasa regulator talaga ang problema ni Bossing. So, ilang buwan na ba ito boss? Simula nang na full wave? Nalalam pa ba? Or June, July, August, September, October, November. 6 months. Almost 6 months. So, try muna natin siyang splice. Yan. Siyempre, lagyan na rin natin ng tape para iwas grounded. So, yung mga pinaka-importanting wire ating tatakpan pagkatapos ating i-connect para iwas spark. Pero wala naman itong battery, kaya no need na mag-worry. Halimbawa, okay na yung pagpalagyan natin. Okay na yung linya niya. So, nabuhay na, mayroong charging. Di natin mag-expect na makukuha niya ang 14 volts agad. Kasi nga guys, nadidepende pa rin yun ang charging sa sitwasyon ng battery. Halimbawa, ito. Yung battery niya, drain na drain talaga. Tapos, ilang araw na nakatingga. So, itatry na ang regulator na mabalik sa condition yung battery. Iba pa rin kasi yung sinacharge ng charger kaysa yung regulator ang nakadepende yung charging niya. Hindi katulad ng mga motor na pinol wave, condition ng battery, brand new, abot talaga yan ng 15 to 16. Possible na mangyayari yan sa mga motor. Yung natataka kasi guys, may iba kasi na sabi nila, boss, bakit yung regulator charging ko maabot ng 15-16? Kasi nga, yung motor na condition at brand new tapos pinol wave, may possible na magkaroon ng ganyang scenario. Pero pag ang yung motor nagkakaroon na paghina ng battery, maglubat, so pababa yan ng 14. So kung yung battery may kaidara na rin, or ipagpalagay natin na nasa mga 7 months o 8 months saka ka na full wave, possible 14 ang kakayanin ng regulator. Pero ulitin ko lang, kapag yung battery ay brand new at bagong kuha pa tapos pinol wave nyo agad, papatak talaga yan ng 16
16 o 15. Pinakataas yung 16. Huwag kayong maglala guys kasi ganyan talaga kapag brand new ang battery. So yan guys, so ito na yung unang regulator niya. So tanggalin na natin mamaya pag ma-prove na natin kung naging successful ang ating trabaho. So yan. So gamit tayo ng bulb tester, tapos i-kickstart natin. So ganitong scenario guys, o ganitong paraan ang ating gagawin, tapos kickstart natin. Kung mayroong lumalabas dito, matik na yan, under motor yung bossing. So check na batay, check na natin bossing. Yan, lapit mga camera. Kung totoo ba, kickstart ko lang ha. Sana maging successful ang ating trabaho, hindi tayo mapahiya. Yan, mayroon na siya guys. Yan, o lakas. Wow! Yan, so may chance na andar ng motor rewashing. Since na meron na siyang supply, ito na lang kulay red. Yan. So na one click kasi yung motor rewashing nakatambay ng ilang araw eh. Baka nalamigan yung makina niya. 5 days. Almost 5 days ba sir? Oo. Almost 5 days daw na nakatambay. Sana magko-cooperate yung motor. Para nito yung mahirapan panda rin. Yan. Na-tap na natin guys. Sana one click. Kahit dalawang click lang. Para matapos na ang problema ni bossing. Ayan, kompleto na ha. Kung paano nyo tinanggal, ganoon din paraan pagbaklas. So, kung ikaw ay hindi ka nag-full wheel yung motor, tapos nag-trouble lang nitong senaryo, pwede ka mag-DIY. So, follow mo lang yung coding na ginawa ng naunang mekaniko. Bayos. So, try natin panda rin. Una natin ignition. Yan, naka-on na. Off muna natin. On natin. Yan. Pantay natin. Ayun, one click. Ayun guys, one click. Kainitim lang natin. Kasi ngayon lang ito nakandar. Yan. So, solve ng motor rebossing. Umandar agad. Yan. So, regulator lang pala ang problema. Yan, kainitim lang muna. Check natin yung neutral niya. Kung malakas na ba. Yan guys, umilo na yung neutral niya. Yan. So, solve na ang problema na rebossing. Yan. Una, yun yung sigab yan. Ang sabi mo boss, nung una daw sabi niya hindi siya umila kasi nga kapag napiktuhan yung charging, lahat ng electrical component kapag battery operated tulad ng mas nakadepende ang CDI at saka yung electrical system, buong electrical system sa ating charging, automatic ma-paralyze ang ating motor. So yan po ang dapat yung tandaan guys. Iba pa rin yung EC drive operated saka DC drive operated ng mga CDI. Kapag kulyado yung electrical charging, pag AC drive, andar pa rin ang motor. Pero kapag battery drive, matik na yan. Pirik talaga. Yan guys. So check lang natin yung battery kung nagkakaroon ba yung problem. Hawakan mo boss. Hawakan mo camera. Check natin para makita nila. Siset natin ulit sa charging DC20. Kung umangat pang baterya. Kanina kasi, weak to eh. Nasa mga 10. Yung andar pa yung motor rebossing guys. Yan. Nasa mga 13. Kaya yung sinabi ko, kapag may nang battery, mahirapan siyang patakin yung 14. Kasi nga drain. Pero kapag gumainto ito, tumatakbo ito yung ilang metro o half day. So, possible, makukuha niyo yung 14 volts kasi full wave ng motor. Kaya nga natin na evolution ng unti-unti. Yun guys, tumatak na agad ang battery ng 14. Ibig sabihin, malakas ang charging. Malakas ang KHC yan. Yan, may persa na. Mabot pa na 15. Pero kalaunan, magiging normal na rin yan. Magiging 14 na rin yan. Basta pag nagkakaroon ng stable sa kanyang charging. Lalo na at maglalagay, nagkaplano si bossing na maglagay ng mini driving light at ibang accessories. So boss, itong battery mo, observeran mo lang, baka babalik na kanyang condition at pag-function ng electrical mo tulad ng starter. So maya-maya, balikan natin itong regulator niya. Siyempre, hawa. Before kung mga kalimutan, guys. Observeran nyo rin ang regulator kung normal bang init or mainit na mainit. Kapag mainit na mainit, may possible na yung regulator nyo is hindi compatible sa motor nyo. Huwag nyo lang hayaan na maging mainit kasi may chance na madaling masira ang regulator. So, katulad nito, katamtama lang init. Normal lang po yan. Init talaga ang regulator. Lalo na ito ay full wave. So, yun naman na guys. Sa araw na ito. Yan. Sana sa video ko ito, nagdadangon ko naman kung anong dapat kong gawin. Kapag yung battery, biglang nag-drain at nagpapalit kayo ng bagong battery, is nag-drain pa rin at may history ng full wave.
So matik na niya guys, tinuruan ko kayo paano i-check yung stator, dalawang tester, multi at digital. So na-prove natin na okay yung stator at nasa regulator ng problema. Maraming maraming salamat sa laging panonood, laging pasuporta ng aking channel. As always, laging mag-iits mo niyo. God bless.